Honda tayo ngayon sa Marcos Highway. Then yung auto natin 8798 Papa Changer na ako. Pero hindi dito. Bibili lang ako dito oil filter. Meron na ako, ito yung dati. Kaso sa hatch ko na lang ito kakabit sa EG hatch. Urig din to, galing kasa. Ito yung may tatak na air filter. Palit na naman ako. Every year na to. Every 10 months o 8 months. Yan, may tatak siya. Urig. Then, bili pa ako isang oil filter kasi nawala yung resibo nito eh. So para legit na legit, bubuksan ko yun. Yun nga yun sa project natin. Gusto malaman ko ano laman at tsura nyo compared to sa Denso. Yun yun, tsaka iba pa. Wait lang, bibil lang ako. Sana walang pila dito. No? Honda na to, Marcos Highway. Yun o, Marcos Highway. Eto na, yun o. Hirap lang mabasa. No? 446 Honda. Hirap lang mabasa. Pero tamo, eto rin yun. Parehas sa parehas, diba? Naka-plastic lang. Tapos, ang labo din letters. O hindi ko mabasa. Yan yun. So, ito sa hatch. Ito ata yung bubuksan ko. Ito. Kahit ano dyan, parehas sa maurig yun. Lipat ako ng Caltex. Parang mas nagustuhan ko yung ano eh. Yung oil ng Caltex dito. So ang tinakbo ko pala is 8,804 dati, parang 7,4 something yun. Then ito yung oil filter natin, urig pa din, urig Honda. Dalawa nga yun. Kaso ba't ganun no? Naka-plastic lang. Ganyan lang yan, nakuha ko naka-plastic tapos hindi mabasa yung mga nakasulat. Ito ata si Mang Dani. Mang Dani! Ano gawin? Change oil! Sige. Tsaka ano? Brake cleaning, tire rotation. Tapos, kung haba tayo, tire rotation, tsaka brake cleaning. Ito, palit ko na rin to. May tatak na Honda, hindi lang mabasa. Pati ito, palit ulit every year. Ito na yung Shopee natin air cleaner. Mga outlets nga. Pero malinis pa oh. Ayun, walang tatak yun. Malinis. Mas okay yung may tatak na Honda. Na Toyo ba yun? Toyo. Hindi pa nga siya butas eh. No? Pero, di ako ano dito eh. Parang hindi ako masaya dito. Ito, ano to? Parang may konting butas eh, no? Mas okay yung urig. Mahal nga lang. Kikita na rin. Parang 1,000 lang ata tinakbo nito eh. O 1,000. 10 months. Ay, oh, malinis pa nga. Malinis. Brown. Kulay brown pa. Malinis pa eh. Wala pa itim eh. Malinis pa. Kung na brown pa, kuya. Ayun, itang dito eh. Yung bago linis naman yung kumuli na special na yung kulay pa eh. Oo. Wala daw tayo rotation tong si ano, Potenza Bridgestone. Nanap ko, wala rin akong makita eh. Sabi dito sa Caltex. So, pwede natin patay rotation na to. Okay, patay rotation. Tawag dun? Tama, tayo rotation. I-cross ata daw para sa 4 wheels. Wala akong nakikita. Wala. Kahit sa loob, wala eh. Check ko nga maya. So, nispray ako ng VHC na muffler. Hanggang ngayon, di na nadagdagan. Maayos pa rin. Mga 10 months na. Pero yung kalawang niya, ayan, meron pa din. Hindi ko naman ginalaw yan. Ganyan pa rin yan. Yun dito, hindi ko rin ginalaw. Meron pa din. Nadagdagan nga ang konti. Oh. Lahat pala, inayos ko na yan. Ito yung dati kong ginalaw, inayos. Okay pa rin. Wala ang kalawang. Sa talsik daw yun sa gulong. Papapatay rotation nga ako. Wala palang direction tong gulong natin kahit dito. Wala akong makita eh. Wala. Saka yung pattern nyo. X ko na lang to. Pa-X. Yun. Lalagay dito. Ito lalagay doon. Then pa-X. X. May ligtas tayo sa X. X. Dito walang kalawang. Ito, ayos pa oh. Malinis. Malinis. Pero dun sa Katkon, ito, makalawang. Sa Katkon, marami. Tignan nyo dito. Puro kalawang. Ayun o. Oh. Puro kalawang. Ito pa. Puro kalawang. Puro kalawang dyan. Bakal-bakal kasi yun. Malinis pa dito. Laking tulong ng ano eh. Splash cover ba yun? Linis pa.
Dito lang, dumi yan kasi nalagyan ng langis. Pero lilinisin nila yung mamaya. Ito, buo ko. Ito ata yung drain plug sa transmission. Wow. Wala pa rin tayong gasgas sa bumper. Sabi kasi nila, puro gasgasin daw itong si Brio. Eh, nasa pag-aalaga na lang siguro yun or paano mo didiscard yan. Dapat kabisado mo yung dadaanan mo. Wala naman, okay pa. Sabi kasi nila, sinasalinan daw yan, ilalagyan muna. Yes. Hindi naman totoo yun, di ba? Pahiran mo lang. Pahiran lang dyan. Para hindi masira yung o-ring. Langis yung o-ring. Para so, inikpitan mo. Hand tight. Okay. Ayun. Yung kapit na yan ni Mandan. O-ring pa rin tayo, o-ring. Tapos dyan, laging hand tight lang. Kamay mo na. Kasi pag ginamitan mo yung tool, baka hindi na natin matanggal yan, you know? Meron kami na encounter na ganun. Ayaw matanggal. Pwede naman tools natin. Ayun lang, ang higpit. Yeah. Tama-tama. Ayan, oh, swabe. Ang ganda na tingnan, no? Malinis ulit. Sa bagay, hindi naman nakikita yan, eh. Kasi may takip yan, di ba? Oh. Oh, wala ng tubo-tubo to kay kuya, oh. Oh, oh. Oh, patay. Tanggal agad. Malakas. Mga araw-araw to tumitira ng ganyan, no? Rekta. Lipat tayo dito sa kabila. Kanina kasi nandun yun. Ngayon, lipat ako dito. 4 tire rotation. Yung front right lalagay sa rear left. Then rear right lalagay sa front left. Wala na siyang baklasan sa rims kasi wala naman daw direction yung gulong eh. Pukpok. Yan. So ito, lalagay namin sa likod. Sa kabilang side, sa X. Palit lang sila. Yan. Kaya ko naman gawin ito kaso alis kami. Kaya... kailangan mabilis. Palis na kami puntang pansol. Yan. Palit lang. Swap lang sila, no? Paletter X. Ito yung sa rear, front right, nilagay sa rear left. Tapos, ito yung nasa rear left, lalagay sa front right. Wala, wala talagang direction yan. Kaya, okay na rin. Ay, kalawang. Bayan. Ganyan talaga yan. So, yun naman. Front left, lilipat sa rear right. Ay, ito. Walang masyadong kalawang. Konti lang. So, dito naman namin kakabit. Tapos yan, doon naman sa front left. Yun na. Palit-palit lang sila. Letter X. Yun daw sa front wheel eh. Pa-X daw. Abot na ni Kuya yun. Tapos na ako. Abot ako. Sa biyahe namin. Kasi pag ako gumawa niya, buti na ako lang. Baka dalawang oras yun. So, swerte tayo dyan. Walang direction. No? Kasi kung natanggalin mo pa yun, mas mahal eh. Oo, yan. Ayos na. Tapos na agad kami. Parang wala pang 10 minutes. Kasi, ano eh, sabay-sabay yun. Bali, ito lang inabot ko sa Caltex. Change oil tsaka tire rotation. 2640 plus yung tip na 100, eh. Sabi natin 2750. Tapos yung oil filter na binili ko sa kasa, nasa 447 nata yun. Ayun, 446. Para mga 3250. Tapos ito pa, mga 250 yata. Ito hindi na-urig to, replacement na lang to. Pero maganda rin, mukhang maganda. Mga 250 to, so para mga 3,500 to 4,000 lang ang gasos ko. Yung brake cleaning di ko muna sinama kasi alis na kami, hindi ako aabot. Alis na kami, then re-retorque ko na lang yung lug nuts, tapos check ko mamaya or bukas ng umaga yung oil level kung sakto na, may natira pang parang 800 ml. Basta pala, papalitan ko dito. Ayan lang, hindi ko napakita kasi na baklas ko na yung dati, na-upload ko na yung dati. Ito kakabit ko ngayon. Direction naman siya eh. Hindi ko lang matanda kung paano yung direction ito. Pababa o patakas. Alam ko pataas yun eh. Ewan ko, check ko yung nakalagay ngayon dyan.
Ito yung dati ko. Malinis-linis pa nga eh. Dito maputi, doon medyo may team. Ito walang direction eh. Walang direction. Pero alam kasi, saan natin, yung buga ng hangin, pataas. Pataas o. So alam ko, dapat pataas yung arrow doon. Correct me na lang kung mali ako. Yan, pag ganyan, up arrow kasi doon. Salpak na yun dyan. Ayos na yan. Tapos lock na lang natin. Hindi ko kayang lock na isa lang kamay ko. Para mas gusto ko yung blue. Ang ganda tingnan. Gamit tayo itong Flyman manual torque wrench. Sinet ko ng 110 Nm. 110 to 120 daw yung normal. So tara, biray na natin. Good sa lahat yan, gagawin natin. Ang hirap gamitin digital ko eh, yung adapter. Parang mas madaling gamitin to. So yun lang, set ko yan sa lahat din. Bukas na umaga, change ko yung oil. Kung ano yung level. Tapos yung air filter pala. No? Nakalimutan ko pakita sa inyo yung tatak nun. May tatak yun na Honda Toyo ba yun o Taiyo. Ito pala yung ginamit ko lang is oil kay Brio. Ayaw pa, yan, ayaw mag-focus na. Ganda nito eh. Pwede rin 10-30 lagay nyo. Pero pasok naman to pag tinignan nyo sa manual. Yung ganyang viscosity. 10W-40. Then, eto kasi, late na. To ngayon, itong ginagawa ko ngayon, late na to ng 3 weeks ata o 2 weeks. Kasi di ba nga, alis kami. Punta kami ng Pansol nun, yung nasa Caltex ako. So, bali, tumakbo na to ng mga 150 o 200 kilometers. Then, nadagdagan ko na rin yung oil. Check. Pakita ko sa inyo yung kulay niya kahit after 100 or 200 kilometers. Yan, ganda pa rin eh. Diba? Hindi pa siya itim. Tagal mag-itim eh. Dun sa Shell kasi, ay, nabanggit. Yung gamit ko kasi yung Shell, parang mabilis umitim. Pero maganda rin yung Shell. Yun nga lang, yun ang napansin ko. Parang mabilis niya umitim. So, tingin ko okay na ako sa level nito. Kaya, check ko ulit. Isa pa. Parang, ang hirap makita dito. Madilim. Check ko ulit yung level. Ang hirap makita sa camera ng level. Masama daw pag sumobre. Masama din pag kulang. Okay na ba to? Okay na, ayun o. Hindi lang kita sa camera pero nandito siya banda. Malapit dun sa second na butas. Okay na ako dyan. Yan na muna ang tinesting ko ngayon. Delo Gold. Hindi ko ito nilagyan ng Delo Gold. Panlinis lang yun. Sa Civic Hatch yun yung naka Delo Gold Ultra. Yung Ultra ko pala yung next time. Tapos, nasa na yung filter ko? Ito. Ito yung lumang filter. Air filter. Pangit. Ito yung galing Shopee. Ito nyo, walang tatak. Hindi naman siya nasira, pero mura lang ito. Kaso, ayun, parang na, ano, na-deform na siya. Tapos, hindi ko alam kung butas to. OLED to, kaya yung gamit nito. Yung ano na lang, yung galing mismong kasa, or yung may tatak na Honda Toyo. Mamaya, baklasin ko yun nandang, pakita ko sa inyo. Ito yung cabin filter dati. So, hindi ito sa kasa galing, pero maganda siya. Yan, 10 months to ginamit. Medyo na dumiyan na, no? May tatak-tatak pang ganyan, pero di ko alam kung origin. Pinalit ko ngayon yung blue, check ko kung may mabubutas. Dito wala naman nabutas. Biglang taas kasi yung ganito ng kasa, parang 1.8 na ata, 1.5. Dati nasa 900 lang yun. Kaya baklasin natin yung air filter dun sa mismo ano. Para compare ko lang kung itsura nung bago sa peking na bili natin dati. So ito na ano. Ito yung Japex. Nagamit ko itong mga 10 months. Yan, walang tatak. Kahit saan mo tingnan, walang tatak ng Honda din sa gilid.
Tapos white na white siya. Kahit dito wala rin mga tatak dyan or brand, wala. Umobra siya pero parang mapapaisip kayo, no? Wag na to, wag na yung sumubok niyan. Ako nagsabi sa inyo. Tingnan. Ito, may tatak na to ng Honda. Siguro naman orig na to. Ayun, no? Honda din, Toyo, ayun, meron din. Hindi yung mabasa. Tapos, color yellow siya, katulad nung dati ko na una-una air filter, yung nakuha ko si Brio. Tapos meron din siya markings dito. Mukha namang urig to. Malaman natin yan, pag to nabutas, 10 months gamit to, 8 months, OLEDs pa rin to. Balik tayo doon sa kasa. Sa seller ko lang din to, sa online ako eh, pero maganda yung reviews niya. Balik ko na to, parang ano pa lang tinakbon to, 150 or 200 kilometers. So yun lang, ang simple kong maintenance kay Brio. Yung brake, baka ako na lang maglinis, try ko rin upload yan. Tapos CVT fluid, papacheck ko na rin siguro kay dipstick, hindi na sa kasa. Doon na kay dipstick salon sa may Marikina. Then linisin ko ulit ito. Medyo nalusong pala ito sa baha, pero hindi naman malalim. Hanggang ano lang. Di naman ako pinasok sa loob, siguro hanggang dito lang yung baha. Parang mga gutter level. Pero nakakabay, kabado. Yan o. Tapos naglagay din ako ng ganito kay Bre. Ito na yung luma. Kasi tag-ulan eh. Naglagay ako niyan para mahigop yung mga tubig-tubig sa loob na pawis-pawis. Hindi siya amagin. Ito na, nakita ko na. Ganito itsura niyan. Pag binuksan niya yan, kasi sealed yan. Pag binuksan niya, wala. Obligado kayong gamitin ito. Pag di nyo ginamit, mag-absorb lang yan ng moisture. Ito. Isang palang clip. Dito lang nalagay. Parang para siyang hanger. Lagay mo lang dito. Medyo mahirap lang. Dahil ang liit. Ang liit niya. Ang cute. Yeah. Ipit mo siya. Yan. Secured na yan pag nag-click. Yan. Tapos, sabit nyo na to. Ito, mag-absorb to ng moisture sa loob ng sakyan. Then, papatak dito yung tubig. Katulad ng pinakita ko kanina. So, sinasabit ko na lang to kung saan man. Dalawa yung nilagay ko. Yung tag-ulan. So, yun. Kaya, pagpasok ko dito, hindi na masyadong, ano, hindi na masyadong kulob-kulob. Or amoy tubig. So, binaba ko to. Doon ako nagsabit, doon sa may rear view, tsaka dito. Dito ko sinabit. Sorry, ang dumi. Ang gulo. Dito ko siya sinabit. Hindi naman nababasa dito, pero may patak-patak. Nilagyan ko na rin at may nakuha pa rin siya. Kaya ang pagbukas ko ng binto, parang dry na dry yung feeling ko. Walang ano. Walang amag-amag. Dati yung di ko nilagyan yan, puro amag. Teka, check kung baka may amag na dito. Walang amag. Likabok mayroon. Ito. Ah, walang amag. Dito, naglagay din ako sa may rear view doon. Kasabit siya. Gusto nyo, apat lagay nyo. Mura lang naman yan eh, sa Shopee, Lazada, TikTok. Tapos problema ko pala dito. Ito, yun. Sa pawis yun eh. Next time, gawin ko yan ng mas mahabang video. Pawis to, papakita ko sa inyo dyan. Ang dami. Pag pinapawisan yung legs nyo, na nakukuha nyo, na-absorb ng foam. So, para nagkakatas ng ganyan yun. Para may libag-libag na. May 5 taon eh. So, yun lang. CVT fluid. Check ko nga yung manual. Alam ko bago mag 40K yun eh. Nasa 8. 9 pa lang naman tinakbo nito eh. Pero, mag-5 taon na. So, baka kailangan na rin palitan. Anyway, update ko yon or lalagay ko rito pag nagpapalit tayo yun kay dipstick. Pero sa kasa tayo bibili ng oil. So, yan na muna, no?
At ako'y init na dito. Mainit na ngayon eh, wala na yung ulan. Pero naglagay pa rin ako para sure. Kasi minsan biglang makajot, maambon-ambon. Ito, VAR tattoo yung upload ko dati. Buhay pa rin. Yan, may indicator, color green. All goods pa rin. Next time pala, update ko rin yung dito. Ito nyo, malinis. Yung na-upload ko yan eh, yung nagpuputik dyan. Then yung kabila, hindi ko nilagyan. Yun oh. Puro putik. So, gagawin ko yan. Lalagyan ko ng silicone doon para hindi na magputik. Kaya, dumi pa rin ang engine bay kahit ang linis mo. Pumapasok yung alikabok ng putik. Dito, hindi na masyado. Pero, kulang pa to eh. May konting-konti pang mga butas-butas. Alright, yun naman mga boss. At maglilinis ako nito.